So pupunta kami niya ng airport. Kaya nandiyan na kami. Tapos habang naghihintay, bumili kami ng coffee at saka donut. Pero ang nangyari niyan ay na-canceled ang flight namin because of the weather. Pero nagparibo kami. So eto na nga, nagparibo kami ng flight papuntang Batanes, Basco Batanes. So hindi ko nasabi nung sa unang part ng video kung saan kami papunta, pero papunta po kami sa Batanes. Ayan, nasa bus na kami yan, papuntang airplane. Tapos yan, kabado kami dyan kasi alam mo na, first time namin sumakay ng aeroplano. Ayan, taros. Oh, paka. So, ayan na, pababa na kami dyan ng airplane. Ayan, aura. So, nandito kami sa Basco, Batanes. Yun nga, sumakay kami sa Cogon Trike, papunta dun sa hotel. Natutuluyan namin yan. Kumain muna kami, nisin baka naman. So, yun, minimiss you ang atake natin, chat. So, dire-diretso tayo magtutour. Kahit tayo ay pagod at may jet lag pa. Ay! Tara, jet lag. So, ayan yung day 1 namin ng tour, which is Batanes South and North Tour. So, ang first stop namin dito ay yung Mahataw View Deck. Yan yung famous na nakikita natin kapag nagpipicture sa Batanes. Ayan, ito yung picture namin. Sure doon sa dulo, ang gamit talaga noon is breakwater. Then, tinayuan siya ng government ng structure. Kaluwa or motorized boat. Yung mas maliit, kasko. Yan yung kasko, ginagamit ayun. Na pangingis sa pangingis. Alam na. Ko, alam ko. So, third stop namin na tour is San Carlos Borromeo Church. So, yun, sumakay na kami sa Cogon Trike. Pumunta sa aming first stop ng aming tour. So, hudos din sa ating Cogon Trike driver na sobrang bait, maingat, at saka maganda makisama. So, yun, napapansin ko talaga na ang mga tao dito sa Batanes or tinatawag na mga Ivatan ay sobrang babait at ang gagalang nila sa mga dayuhan dito. So yun, habang papunta kami sa first stop ng aming tour, ay madadaanan nyo yung daan na famous sa Batanes. Ayan, sobrang ganda talaga kahit utang mo makakalimutan mo be. Uy. So, ilagay ko pala dito yung aming nakuhang travel and tours agency. Ito. Ayan, sobrang accommodating nila. Sobrang bait. Ayun, kaya pag pupunta kayo yung Batanes, ayan, nakunin yung agency. Ayan. Medyo yun dun sa may San Jose El Obrero Church. So, ito yung tulay dati na nagdudugtong sa dalawang lugar po na to. And then, so, next is the Stone House, the House of Takay. So, alam nyo ba ang mga suot ng mga Ivatan noon is ganito? Tawag dyan is Vakul for women. Kanayi with salakot for men. So, yan ay
ginagamit to protect them from heat or cold weathers. Ayan. So dyan sa Honesty Coffee Shop, dapat may sakto lang kayong pera para ihulog doon sa lalagyan. Since Honesty Shop nga siya, walang nagbabantay doon para magsukli. Bawal din ang utang, mga Marcy, ha? Okay? So, yung next step is Lapad Rock Formation at saka yung famous na signage ng Blow Your Horn na kung saan pwede kang magpa-picture dyan. Kumaarte, umaarte ang atake natin dyan. Oh, pakak. So yun guys, nag-lunch na kami na dahil sa package ay may tibring to lunch. Ayan. Tapos ang ulam namin dyan ay chicken curry, yung ubod, dalawang saging, tsaka yung liempo. Tapos kumain kami dito sa Marlboro Hills sa Raco Opayaman. Ayan, tapos nagdatarong isip ako kung babayaran ba to or hindi. Hindi nagbabasa ng itinerary. Oh my God. So, nandito na kami sa pinakasikat na Marlboro Hills na sobrang ganda talaga. As in, may mag-propose lang talaga sa akin dito. Yes, baby na agad. Yes na! Next up is Mount Carmel Church. So sadly, nasira ang interior ng church na to dahil sa bagyo. Kasi nga may mga evidence ng mga columnar stones, mga bato yun na may... So ayan yung aming next stop, which is Japanese Tunnel. So hindi na namin sinubukang pumasok pa kasi... natatakot na kami kasi baka may ahas or something dyan. Ayan, dyan na lang kami nag-picture. So next is Mount Araya. Di talaga yung Mount Araya. Yung nakikita nyong malalaking bato ay lava noon na binuga ng Mount Araya na nag-form as rock. So yan, festa nga pala dyan noong August 8 daw. So yun nga, sana nandun kami nung August 8 kaso nga na-cancel ang flight. Sobrang ganda kahit saan ka pumunta, kahit sa ang sulok ng Batanes ka pumunta. Sobrang linis, sobrang ganda, as in worth it siya, worth it na puntahan talaga. At babalik-balikan mo talaga. Oh, ano man sinasabi nito? So, yan yung lighthouse. So, aakyat ako nan. As in, nakakapagod pala siya kasi sobrang taas. Alangan, may lighthouse bagang punggo. So, makikita nyo ang itsura kong mo talagang haggard na haggard, pagod na pagod. Pero, pag-akit mo naman, ayan ang makikita nyo. Sobrang worth it. Ay, parang may kulang dyan, no? Parang kulang ng jowa. Ay, for the delulo, for soon. O dahil pagod na ang mga lola, nag-merienda muna kami dyan. Uwi 9 over 10 dyan kasi ang sarap ng pizza nila. So, ang last stop namin ay ang Basco Cathedral, Our Lady of the Immaculate Conception. We're home. Kumain muna kami nan.
Mga 9 o'clock yan, buti nga may bukas pang kainan yan na malapit sa tinutuluyan namin. So, pabalik na kami na at tutulog na din. So, gaya sa tuwing dito namin, Sabtang Island Tour, fresh na fresh yan, hindi na mukhang pagod. Pero may sunburn nga lang, sino ka naman dyan? So yan guys, papunta na kami dyan ng San Vicente Port or Ivana Port kung saan pupunta kami sa kabilang island, which is Sabtang Island. So ayan, dumaan ulit po tayo dun sa sinasabi ko nung D1 yan. Famous na daan sa Batanes. Diba parang pangarap mo lang yan, nakikita mo sa mga social media, tapos ngayon ay napuntahan na. Thank you, Lord. So yun, sobrang alon talaga niyan. Pag-iwang-iwang kami niyan. Pero buti na lang, safe tayo. Thank you, Lord. Nanganganga ka naman dyan, mother. Papasukan ka naman dyan ng ano? Love a bit? Sa sobrang takot na ba? Bakit nga na eh? Ano kaya? So yan, nakababa na kami sa Port of Sabtang. Ayan. So, sumahay ulit ng panibagong kugon trike. So, pupunta kami niyan ng first stop namin, which is Morong Beach. Ayan, sobrang ganda. So yun guys, alam nyo ba na ang mga bahay na to ay gawa sa lime, sa dead corals, at saka sa stones. So ayun, isingit ko lang sa kalagitnaan ng video na to na shoutout sa aking tatay na dahil sa kanya ay nakapunta kami dito sa Batanes. Salamat sa pa-birthday sa aming dalawa ng aking ina. So next, dito ay yung may pa-free taste ng wine, ng tea, at saka yung parang yung snacks na yan. Di ko ano man tawag dyan. Pero yung seaweeds. So yan, tinikman ko yung tea niya, walang lasa, pero pwede mo siyang lagyan ng asukal. Sunod na tinikman natin ay yung wine, okay? Sobrang sarap niya, as in.
So ayun na nga, ipapakita ko na ang aking sunburn. Grabe sinog yarn. Oo, pababa na ako dyan para makita yung Pacific Ocean. Ayan. Wow, sunog na pa. Ano naman yun, akla for the irit naman yun? For the sad girl, pero for the vlog lang talaga yan. So, share ko lang. Ang kasama ko lang dyan ay ang tour guide. Kasi namimili pa ng pasalubong si Mother sa taas. So, hindi na siya nakababa. Sayang naman ang experience. So, dyan paakyat na kami. Sobrang nakakapagod lang talaga. Kasi mainit. Pero, carry pa naman. So ayun guys, last stop na namin nga yung Kinian, yung free viewing ng Pacific Ocean. At saka magla-lunch na kami dito na kung saan nakikita yung lighthouse. So yun nga, libre yung lunch namin kasi nga dun sa package may free pool lunch kami. Ayan. So ang ulam namin dyan ay yung bulalo na sabaw, tiempo, yung pakbet na gulay, tsaka yung maya-maya na bistek na sobrang sarap, tsaka yung dessert is bokayo na masarap din. So yun nga, nakabalik na kami sa Bataan Island. At mangyayari yan ay magme-merienda muna kami. So yan, gabi na, nag-ayos na kami ng mga gamit kasi bukas maaga, 6 a.m. ang aming check-in sa Basco Airport. So, it's day 3 na. So, nagpre-prepare na kami para pumunta na sa Basco Airport. So, ayun nga guys, share ko lang ang mga expenses. So, ang aming total amount po ng tour package is 53,000. And 32 pesos for 2 na po. So, ito po ay kasama ng airfare. So, 36,432 sa airfare, 24 sa hotel, 600 po sa breakfast, and 13,600 sa exclusive tour package. So, wala pa dun yung mga nagastos na merienda at saka sa dinner at saka sa mga pasalubong. Pero di naman kayo gagastos ng sobrang laki sa mga yun. So siguro, 5K is enough na pang pocket money.
So, andito na kami sa Basco Airport. Nakapag-check-in na at lahat naghihintay na lang. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Just mamahes for watching. Mabuhay. Keep safe. Pakaka.